Ayun mga kababayan, ito. Itong bahay na sa Tanza, gagawin to, mabubuo to, in 2 years time, maghihintay lang kayo. Ang ikakasout nyo lang sa ngayon ha, habang ginagawa kong video na to, 10,000 pesos lang. Ayan, yan nasa likod ko. 10,000 pesos lang ikakasout nyo, maghihintay lamang kayo na ma-turnover sa inyo. Doon na kayo magsisimula ng inyong monthly. Okay? So, ang estimated natin dito na monthly, no? Ay 11,000 per month. Okay, so wala na kayong babayaran ngayon, ha? Wala kayong babayaran na equity. Ang babayaran nyo lang sa ngayon is 10,000 pesos na reservation fee. Mayroon 65,000 pesos na equity, pero waive na yon. Discount nyo na po yun kung hahabol kayo ngayon. So only 10,000 pesos to reserve this unit. So hindi ko alam kung hanggang kailan to ganito, pero take advantage sa ganitong promo ngayon. Grabe talaga, nagmahal na yung mga unit dito sa Cavite, pero ito ang baba. And as you can see, ito pong ating mga units ay itong mga regular units natin, wala pong parking para sa mga sasakyan. So motorcycle lang pong pwede rin i-parking sa ganitong style na mga bahay. Itong mga design is naka-road park lamang po tayo. Unless otherwise, ang kukunin po natin is mga end or mga corner units na kasya yung mga sasakyan. Hello! Well, akyat po tayo, no? So, nakikita po natin sa ating mga hagdanan ni mga semento po siya. Of course, mayroon itong mga framing ng mga bakal. At mayroon din po itong mga railings ng mga bakal. At tingnan natin po dito sa taas, ito po ay plain pa rin. No? So, ito ay bare unit nga at ang flooring po nito is plain cement. At ang walls po nito ay naka-paint na. So, mayroong mga nakaabang na mga para sa mga electrical outlets. At mayroon din po tayong bakod na dito sa may hagdanan. Okay, so, sliding na po tayo ng ating ano dito, pero wala po tayong kesame. Ito po yung magiging turnover po natin sa mga unit na kukunin natin. Alright? So, silipin din natin yung ano, yung bintana. Tingnan natin. So, ito magiging view natin kapag tayo ay nasa bintana po natin. Overlooking po tayo sa ating harap ng bahay. Alright? So, nakikita nyo po, maiksi lang talaga yung ating space sa harap. But for its price, is napakaganda na po nito. Ito po yung located po dito sa may Cavite. Again, so 10K cash out for this particular unit is okay na. Napakahirap talaga maghanap ngayon ng medyo murang cash out na pabahay. So, kaya na sinabi ko kanina, yung ating pong bubong is wala pang ceiling. So, diretso po yan. Anyway, sa ating pagpapagawa, sa ating pagpaparepair ng ating bahay, is pwede po natin yan palagyan ng insulation o di kaya yung diretsong ceiling na rin po mismo. So, ito na po yung tsura ulit ng hagdan. Right? Semento po siya. So, silipin natin naman dito sa baba yung mga bahagi dito ng bahay. So, yung CR niya, ito maganda. Sa baba po ay naka-tiles na po. Okay, so, naka-tiles na po yung ating pong CR. Right? At shower na po. At ang ating pong, ano, ang ating pong toilet and bowl is flush na po yan. And ang ating pong lababo ay dito po nakalagay din po sa loob. Ayan. So, sa likod niya naman yung ating service area. So, let's see kung anong itsura niya. So, sa service areas, meron na rin pong tayong nakalagay na bakod. So, each house po ay magkakaroon ng service area with bakod na rin po. So, basically, kapag hindi ito papagawa, magkakasilipan po tayo ng ating kapitbahay. Ang gagawin naman natin dito for sure is atin pong ipapabakod. At ito po, tingnan po natin yung sahig po natin dito po sa may living area. Ayan. So, nakikita nyo naka-tiles na rin po yan. So dito po sa may living area, dito na rin po yung magiging dining natin. Kasama na po dito yung atin pong magiging most probably kitchen kapag tayo inalipat dito. Right? Okay, so
isa na to sa mga pinakamurang unit dito sa dito sa mga pabahay sa Cavite. And I think mahirap na makahanap ng ganito mga pricing. Alright. Kunting silip na lang tayo ulit. Ayan, bago tayo mag-end. So wala naman tayo masyadong dadalawin na yan. Kung mapapansin may mga naka-reading, mga outlets. Ayan, sa dingding po natin. Ayan, meron dalawang outlets doon sa may bandan ng lababo. Right? And may discussion ng konti yung mga kapwa natin dito. Alright, so I think yun na yun lahat. Wala na tayong ibang iikutin pa. So, it's up for you to decide. 10K pesos, 10,000 pesos ang ikakashout po natin dito. Then, in 2 years time, most probably magagawa na yung unit mo, no? Kasi nagde-develop na ngayon sa area dito. So, yun. It's up for you to decide. 10,000 pesos. Ngayon, hintay mo na lamang yung pagka-notice sa'yo na approve na yung loan mo sa Pag-ibig. And, ayun, lilipat na tayo. At magsisimula rin as well yung ating pong monthly. So, medyo magandang investment to. No.